Join our watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Sa latest vlog nga ng Showbiz Now na ni Cristy, Fermin, Robel Chica at Molly, kung saan ibinahagi nga at naitapik muli ng nasabing kolumnista ang pagsasabi kamakailan lamang ni Kaki Pangilinan na di umano ay 99.99% of my past tweet null and void. Ibig sabihin ay huwag na nga lang daw itong pansinin at ito ay wala na ngang saysay. Kaya naman maraming mga netizen ang nagalit, lalong-lalo na sa naibahagi niya nang nagkaroon nga ng rally na kung saan eh nandoon din si Kaki at sinabi niya na hindi niya matatanggap na ang susunod na president ay Marcos again. Never. Yan ang madiin na sinabi ni Kaki Pangilinan. Kaya naman narito ang naging reaksyon nila Manay Cristy Fermin, kanyang kasamahan na si Romel at Molly sa Showbiz Now na at ibahagi natin ang kanilang naging reaksyon hinggil dito at ang mga naging say ng mga netizen na ibinahagi din ng nasabing kolumnista. Tapos ang eleksyon, hanggang ngayon meron pa rin naiiwan ang mga issue na pinagpipistahan. Dito na lang kasi basta mawawala ang mga pangit na mga nangyari ng eleksyon. Oo, ba't ganun ano? Parang napakahirap alampasin ng basta-basta yung mga ipinakain na salita na hindi malunok. Ang tinutukoy po namin mga kachika, nag-post po kasi si Kaki Pangilinan na yun daw po lahat ng pinost niya nung nakaraang kalalan, null and void na raw po yun. Baliwala na raw po yun. Palampasin na raw po yun. Tuloy ang buhay. Nagalit ang mga loyalista. Bakit nagalit ba si Cristy? Lalo na ang mga solid BBM. Natural. Ganun na lang daw ba yun? Wala man lamang kakambal na pagsusori. Panghihingi ng tawad sa kanyang mga sinabi. Ang sinabi niya na yun daw pong issue na yan ang halalan sa COMELEC ay matagal nang naibenta. Yun? Ang nakakatakot yun. Akusasyon talaga. Tsaka yung sinabi niya talaga ang pinakamabigat yung hindi ko matatanggap na Marcos pa rin ang apelido na magiging pangulo ng bayang ito. Yeah. Never, ever. This election was bought a long, long time ago. And that's something that we will not take sitting down, no? I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. Tapos kayo magpo-post siya na parang baliwala na lang daw yun. Sino siya para magsabi ng baliwalain na natin? Null and void. Wala na raw visa yun. Makawala na lang daw yun. Ang dami-dami. Grabe ang bashing sa kanya. Lalo na yung mga vloggers na nagsabing, gano'n na lang. Pinakain mo ng masama. Nagsalita ka ng pagkasakit-sakit. Gano'n na lang. Basta tatanggapin yung salita mo na null and void na yung lahat ng mga binitiwan mong salita. Dapat imbis na nag-post siya, nag-sorry na lang siya, malamang. Mas makatawad pa siya ng mga BBM supporters. Ay, ito po ang pinakahuli. Pinalalayas po siya dito sa ating bansa ng mga taong nasaktan sa kanyang mga sinabi. Although, of course, hindi ko naman narinig si Kaki Pangilinan na nagsabing, pag nanalo ang Marcos, aalis ako sa bansang to. Wala ako narinig na gano'n. Wala. Hindi ko yun talaga narinig. Hindi ako makapagsasalita tungkol doon. Ibig sagurong sabihin ng mga BBM supporters, ganong sinabi mo na hindi mo matatanggap na ang apelido pa rin ng bagong Pangulo ay Marcos, bakit ka pa nandito? Pumunta ka na lang sa ibang bansa. Correct. Dapat matik na yun dahil si BBM ang nanalo, Marcos pa rin, so dapat anong gagawin mo? Alis na. Ba't nandito ka pa? True. Pero Ate Cristy, wala naman tayong karapatan na magpaalis sa isang tao, particular na kung wala naman siya talagang ginawang masama maliban doon sa pagsasalita niya against BBM. Kasi that time, lahat naman tayo, lahat ng mga kalaban, pwede magsalita ng patuhan ng mga masasama. Depende na lang sa gahan at bigat. True, yeah. Tama ka dyan. Walang karapatan ng kahit sino na palayasin ng isang Pilipino sa kanyang bansa. Hindi po tama yun. Kaya lamang, alam namin na intindihan namin na ang umiiral sa inyo ngayon ay emosyon. Yes. Kaya naman nasabi nila yun. Diba, ano pa ang silbi mong manirahan dito kung di ka bibilib at hindi ka makikisali sa mga galawan ng politiko? Ito pa, diba? May radinig ako, vlogger, may edad na. Hindi naman ganyan ang nanay mo. Nasubaybayan ko naman si Sharon. Hindi ganyan ang ugali sa iyo. Ayan tuloy, pati itsura mo, napapakialaman na. Oo. Pero sinabi yung matanda na, hindi ko naman sinasabi na hindi ka maganda. Kulang ka lang sa ganda. Kaya nga, pupunta na talaga yan sa mga kanigaan eh. Tapos sabi niya, yung nanay mo na gis na namin, hindi naman ganito, megastar. Mula nang na magsama na sila ng ama mo, na si Kiko Pangilinan at saka naging ganyan. Yan ang question sa kanila. Totoo naman kasi. Isinalba si Sharon sa issue na ito. Parang sinabi nila na, hindi ako hiniwala na ikaw eh, pumonsinti ng ina mo. Parang,
Pero Ate Cristy, si Kaki ay isang tultok lang kung iisipin doon sa mga taong higit na ng bato ng mga pangit na salita kay BBM. Tultok lang yan. Tultok, pero ang tultok ang nakapanakit. Nakapanakit. Sabi nga, ano ba nakapupuwin? Hindi yung mga... Di ba yung maliit? Hindi mo ba basta-basahin yung Kaki kasi ang patay niya, senador. Ang nanay niya, Vegas. So, may dating. May dating. Pero kung artista lang per se, hindi tatay senador, ang nanay, Vegas. Hindi masyadong pag-usap. Ang dami naman nakapagsalita, pero bakit nagbarka yung kay Kaki? May bit-bit na pangalan ng kanyang mga magulang. Pangalawa, nasyak talaga ang ating bayan kung paano ng isang tulad niya ay makapagsasalita ng ganun kadiretso at kasakit. Yun po yun. Iiwan po namin sa inyo ang paghusga kung karapat-dapat ba na hanggang ngayon ay pukulin pa rin ng malalaking bato si Kaki Pangilinan dahil sa kanyang mga sinabi. Pero sabi nga po ni BBM, ni Pangulong BBM, Unity Team, dapat magkaisa na po tayo. Siguro ang naging pahayag ni Cristy Fermin na kung saan ay ibinibigay na nga niya sa mga netizen. Kung nararapat pa ba na pagsalitain ng hindi maganda, pagsalitaan ng hindi maganda, si Kaki Pangilinan sa kabila na ang pagsasabi nito na huwag nang pansinin ang kanyang mga sinabi before. Say kasi ng mga netizen ay kailangan humingi ito ng paumanhin sa mga mabibigat na binitawan niyang salita, lalong-lalo na sa ating President-elect, Bongbong Marcos. Yan ang ating Showbiz Now Update. Images are all credit to the rightful owners. And thank you for watching Showbiz Now.